Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw nito ipapakita ko po sa inyo kung paano po namin ito ginawa, itong dalawang panel door na ito na gagamitin po para po sa main door ng bahay na ito. So panoorin po niyo hanggang sa dulo para po makita po niyo ng step by step kung paano po namin ito ginawa. Pero kung kayo po ay bago lang sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, pakipindot yung notification bell para updated po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito po sa channel na ito. At para po sa mga suki po na aking mga taga-subaybay, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagbalik po dito. Ang dalawang panel door na ito mga boss ay galing po ito sa SAS. At siyempre, i-review po natin ito sa pagliha. Lilihaan po natin ito dahil mayroon pa pong mga gasgas na nakikita po natin dito na kailangan po natin tanggalin. At ang gamit po namin dito mga boss para po mas mabilis po yung ating trabaho, ginamitan po namin ito ng sander at binalahan po namin ito ng number 100 para po matanggal po talaga yung mga gasgas o yung mga daan po ng kanilang grinder na hindi po natatanggal. So yan po yung ginawa po namin. Sa mga suking taga-subaybay ko po, pwede naman po na hindi po niyo gamitan ng sander, pwede po manumano na lang po, pwede po gamitan po ninyo ng sunblock o yung kahoy o kaya plywood. At dahil sa niliha po natin mga boss, natural lang po na tanggalin po natin o alisin po natin yung mga likabok para po maganda po ang takbo po ng ating trabaho, malinis po siya. So siguraduhin na po natin na matanggal po lahat ng alikabok. Pwede po pantanggal dito mga boss ang walis, pwede rin po basahan, ipagpagi po, o pwede po kahit po brush lang po ang gamitin po ninyo para malinis po talaga ang resulta bago po natin gagawin ang susunod po na proseso. Ang susunod po na proseso na gagawin po natin dito mga boss ay siyempre, timplahin na po natin yung ating wood stain. At ang gamit po namin dito ng wood stain ay penetrating wood stain. Dahil naniniwala po ako mga boss na mas maganda po talaga ang resulta kapag mag-varnish po tayo gamit po ang penetrating wood stain. Lalong-lalo na ito po ay main door. So ang kulay po na gamit po namin dito ay kulay maple po. So, ina-adjust ko pa po ng kulay yellow. Saka po natin timplahan mga boss ng lacquer flow at lacquer thinner. Sa pagtimpla po ng lacquer thinner at lacquer flow, hindi po kailangan na damihan po natin dahil unang-una, ang ating penetrating wood stain mga boss ay hindi po ito malapot. Malabnaw na po siya. So, hindi na po kailangan na magdadagdag po tayo ng maraming lacquer flow at lacquer thinner. Yung katamtaman lang po siya. Ang pangkaraniwang proseso sa pag-apply po nitong penetrating wood stain mga boss, para po sa mga hindi pa po nakakaalam, ay ginagamitan po talaga ito ng paintbrush at basahan. Pwede naman po na brush lang at pwede rin naman po na basahan lang. So ganito po ang tamang proseso basta po magsimula pa lang. Pero kapag nag-adjust na po tayo, hindi na po maganda na gamitan po natin itong dalawa na ito, itong basahan at paintbrush. So kailangan na po natin siyang i-spray. Mamaya panoorin po ninyo kung ano po ang mga mix o ano po ang ihalo po natin, gaano po kadami na mga sangkap kapag nag-spray na po tayo o nag-adjust na po tayo. Dahil sa napansin ko kasi ngayon mga boss, karamihan po sa nagwa-varnish, lalong-lalo na sa mga residential, ang ginagamit po talaga o ang kanilang nakasanayan, oil wood stain. So dito po sa pamamaraan na ito, itong pinapakita po natin ito, check po na matutunan po ninyo kung paano po mag-varnish o magkulay gamit po ang penetrating wood stain. At yan mga boss, templahin na po natin yung ating pang-ipit dito po sa ating penetrating wood stain. Natural po, sanding sealer po ang gagamitin po natin dito. Ayan. Hinahalo po ito mga boss ni paint and varnish TV itong kumpare po natin. Ayan. At syempre haluan po yan ng lacquer thinner at lacquer flow. Ang lacquer flow po dito ay hindi po kadamihan. Kung pwede po hanggang 3% lang po. Base po sa dami ng inyong sanding sealer. So pasensya na po, wala po tayong nabiling ibang lacquer flow. Maganda rin naman itong brand na ito. Ang mahalaga, gamitan po talaga natin ang lacquer flow para mas lalo pong makakadapa ng gusto bago pa man siya matuyo. Ibig sabihin, gumagapang po siya talaga ng gusto bago po siya matuyo. Nakakatulong rin po ang lacquer flow para po hindi mamuti yung ating trabaho. So ngayon mga boss, ini-spray na po yung ating sanding sealer. Sa pag-spray po natin, kahit anong klaseng varnish o pintura man yan, kinakailangan po na kapag nag-spray po tayo, huwag po nating madaliin. Huwag po natin basain po ng gusto, lalong-lalo na kapag una pa lang. So alalay lang po dahil papatungan pa naman po natin. So ang tanong mga boss para po sa mga hindi pa po nakakaalam, ano nga ba ang kaibahan
sa pangkulay o wood stain na penetrating wood stain at ng oil wood stain o kaya yung ating tinitimpla po minsan na tinting color tapos sinahalo po natin sa pintainer. So ano po ang pinag-iba po nitong tatlo? Ang kaibahan po ay ganito. Ang oil wood stain at ang tinting color na tinitimpla po natin dito po sa pintainer, ang resulta po niyan mga boss ay hindi po siya ganun ka linaw ang resulta. Lalong-lalo na kapag dark po ang finish. Samantalang dito po sa penetrating wood stain, kahit pa i-dark ni po yan, kitang-kita pa rin po yung haspi po ng kahoy. So may mga viewers po tayo mga boss, lalong-lalo na kapag baguhan lang po, magre-react ka agad, sabihing nasa tao lang yan, nasa pag-finish lang po yan. Pero ito po ang realidad. Subukan niyo po na mag-finish po o magkulay na dark ang kulay. Tapos ikumpara po ninyo yung dalawa kung alin po ang mas malinaw po siya tingnan. Ito bang finish po na ang gamit na wood stain ay penetrating o yung gamit po na oil wood stain. So ngayon mga boss, dahil tapos na po nating masilyan at ang gamit nga pala naming masilyan dito mga boss ay volatite. So hindi ko lang po napakita sa inyo, basta po volatite po siya. Ito po siya. Ayan. At ang ginagawa ko po ngayon ay pinipinsil ko na po. So ang tanong, ano ba ang gamit ko po dito na pinangpinsil ko po dito sa mga pinagmasilihan ko po? Ang gamit po namin dito mga boss ay natural po dahil penetrating po yung ating pangkulay, penetrating wood stain din po yung ating pang-ispat. Basta po meron pong kailangang ispatan doon po sa ating mga masilya. So kailangan lang po na dandahanin nyo lang po kung hindi man makuha ng isang pasadahan, pwede naman po na dublihan nyo po. Basta ang malaga, matakpan po at magkasing kulay po talaga yung ating pinag-ispat po dito para po hindi po siya piklat tingnan. At pagkatapos mating ispatan yung ating mga pinagmasilihan mga boss, natural po na ipitin po muna natin ito. Ayan yung ginagawa ko po ngayon. At ang gamit po natin dito mga boss ay sanding sealer pa rin po. Iniipit po natin yung ating inispat para po maipit po siya bago po natin gawin yung susunod po na proseso. Siguruhin lang po natin mga boss na makapal po yung ating sanding sealer bago po natin bulihin. Yan lang po yung ginagawa ko po ngayon. Binubuli po natin o munumuniego po natin yung ating pintuan para po mas kuminis po siya. So sa ganitong paraan mga boss, kailangan lang po talaga na makapal po para po hindi po abutin yung ating kulay. Dahil sa oras po na hindi po makapal yung ating sanding sealer at lalong-lalo na kapag hindi po kayo sanay sa ganitong klaseng proseso sa trabaho, itong pagbubuli mga boss, ay baka masira lang po yung kulay. So kapag masira po yung kulay, mag-i-spot naman po kayo. So baka yun pa ang dahilan na magkapiklat po ang inyong trabaho. At tandaan po ninyo mga boss na basta po mag-spray po kayo ng sanding sealer, dapat po sa bawat isa o dalawang patong, lilihayin niyo po ng number 240. So ang ginagawa po natin ngayon mga boss ay tinitimpla na po natin yung ating pang-adjust. Gamit pa rin po yung penetrating wood stain. Ang gamit pa rin po natin dito ay siyempre, yun po yung kulay din po natin kanina na kulay maple na in-adjust po natin ng kulay yellow. At maglalagay po tayo dito ng lacquer flow, ayan po, lacquer thinner at clear gloss lacquer. Kung wala naman po kayong clear gloss lacquer o kaya kung konti lang po, pwede po ang sanding sealer po dito na ihalo. Basta ang mahalaga, meron po itong dalawa. Kung wala po kayong sealer, natural po na clear gloss lacquer o kaya water white clear ang gamitin. So baka magtaka po kayo mga boss kung bakit hindi ko po nilagyan ng clear gloss o kaya sanding sealer. May dati na pong laman po yung lata kanina bago ko ibinuhos yung ating penetrating wood stain. So ito na po, ina-adjust na po natin. Sa pag-adjust po ng penetrating wood stain, kailangan lang po diri-diritso, wag po yung putol-putol. So okay lang po kung sanay na po kayo, putulin niyo po, basta alam niyo po kung saan kayo dumugtong. At ang mahalaga po dito, kapag nag-adjust po tayo ng kulay, unahin niyo po sa pagtira yung mga light areas. Kung saan yung dapat dagdagan, yun po ang unahin po ninyo bago po ninyo bahagyang pasadahan po lahat para isang kulay na po siya lahat. Gagaya po ng ginagawa ko po ngayon, at tinitingnan ko po kung alin pa po yung light po dyan na pwede po nating dagdagan, tapos saka po natin yan buuin ng dire-diretso. Kailangan lang po talaga na marunong po kayong magtansya
kung gaano na po ka-dark yan, dahil magkaiba po kasi ang resulta kapag na top coat na po siya. Lalong-lalo na kung ang top coat po ninyo ay dead flat o may halo pong dead flat lacquer, yung hindi po makintab. Dahil kapag natuyo po yon, mas mag-dark pa po siya. So, kailangan, kung ganun ka-dark yung inyong gagawin, kailangan ilight niyo po ng konti para pag i-top coat po ninyo, eksakto po doon po sa sample. Ganyan po ang technique po dyan. At ngayon mga boss, templahin na po natin yung ating pang top coat. Ang gamit po namin pang top coat po dito, dahil ang gusto po na mayari, dead flat lang po yung ating finish. So, haluan po natin ito ng dead flat lacquer. Hindi po ibig sabihin na kung yan po ang gusto po na mayari, dead flat, i-spray na po natin itong buo, itong dead flat lacquer. Mali po yun. Dapat po, meron po tayong ihalo dito na clear gloss lacquer para po hindi po siya ganun ka-flat. Dahil ang resulta po ng trabaho kapag i-spray po natin ng straight yung ating dead flat lacquer, haluan na po natin ng lacquer flow at lacquer thinner, magka-problema po kayo niyan pagdating ng ilang araw. So, para hindi po kayo magka-problema, haluan niyo po ng clear gloss lacquer, kagaya po nitong ginawa po namin. Ang ginawa po namin dito mga boss, ay dalaw po ang clear gloss lacquer, isa po ang dead flat, 10% na lacquer flow, tapos 20% na lacquer thinner. Yan po ang magandang templada po dyan. Ang tanong mga boss, bakit ba kailangan po nating lagyan ng lacquer thinner at lacquer flow? Dahil siyempre medyo malapot po ang clear gloss lacquer at yung dead flat lacquer. So kailangan po nating palabnawin ito. Ano ba ang gamit ng lacquer flow? Ulitin ko po para po dumapa ng husto yung ating varnish bago pa man siya matuyo. At pangalawa, ulitin ko rin po, kailangan po may lacquer flow para po hindi po mamuti yung ating trabaho at hindi po magpapawis, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon. So ito ngayon mga boss, i-top coat ko na po. Ayan na. Yan na po yung kulay ng ating varnish. Yan na po yung kulay ng ating pintuan. At mag-dark pa po ito ng kaunti kapag i-top coat na po natin ito, kapag natuyo na po yung ating top coat. So sinimulan ko na po. Inuna ko po yung ating pataas pababa, yung ating pa-vertical, saka po natin tirahin niya ng pang-horizontal. At ilang beses po ba natin ito patungan? Pag natuyo po itong una nating patong o pangalawang patong, lihain po natin ito na number 400, saka po natin ito i-final ko o patungan ng panghuling patong. So para po sa mga baguhan mga boss, ang masasabi ko lang po sa inyo, panoorin niyo po yung mga video na kung saan nandito po naka-upload dito po sa channel na ito. Magmula po sa mga pintura na pangbato, pangbakal, pangkabinet, maging pangsasakyan o sa lahat na klaseng pangvarnish dito po sa channel na ito ninyo matagpuan. So panoorin po ninyo kung gusto po ninyong malaman yung iba't ibang diskarte, dahil siyempre ang mga pintor mga boss may mga kanya-kanyang diskarte po yan. So para malaman po natin yung mga iba't ibang uri ng trabaho, iba't ibang diskarte ng trabaho, kung paano po pagandahin, paano po pabilisin yung ating trabaho. So may kanya-kanyang diskarte po yan. Pero pagdating po doon sa dulo, sa mga outcome po ng trabaho, alam naman po natin na halos pare-parehas lang po yan. Siguro ang pinagkaiba lang po yung quality, dahil siyempre magkaiba po ang mga diskarte at sipag po ng trabaho. Alam naman po natin na pare-parehas lang po ang proseso. Kaso lang doon po sa paggawa, kung maayos ba yung pagkagawa niya o hindi, kung quality ba o hindi. So dyan po magkakatalo. So dyan po sa pintuan na yan, dyan po ilalagay itong ating ginagawang pintuan. So nagsawa na po yung may-ari doon po sa itsura ng kaniyang main door. Papalitan naman niya ng ibang klase, yung meron po siyang parang stripe o meron pong mga V-cut na nakatayo. Yan po. Now ay may nakuha po kayong kunting idea dito po sa ating pinakitang video ngayon mga boss. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapag-subscribe, now ay mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot yung notification bell
para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. Ang channel na ito, mga boss, ay meron na pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po niyong mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. Huwag po niyong kalimutang mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain, mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.